Good morning po sa inyong lahat at welcome back to my YouTube channel. Yamaha RS100 2-stroke. Pag sinisipa ito, kumakagarkar at nawawala ang hasi ng kicker. Lumalaspog. Ibig sabihin po ng lumalaspog, sumasala ang gear sa loob. Kaya ang gagawin natin guys, babakin natin itong clutch side. Unang-una, kailangan tanggalin ang drain plug gamit ang 17mm socket. Kasi sa pangyayaring ito, bumabalik naman yung kanyang kicker. Lumalaspog lang ito guys. Kaya panoodin nyo kung ano yung natanggal. Alasin ang bolt ng kicker gamit ang 10mm back wrench. Kalasin ang cover side ng oil pump. Alasin ang mga bolt ng crankcase right side gamit ang impact drive. Kalasin ang bolt ng Banjo pump gamit ang 8mm socket. Kalasin ang hose ng 2T pump. And guys, ikwatin ang right side cover gamit ang flat screwdriver. Sobra ko palapaan nilagay mo. Ha? Palapaan. Yung palapaan ka.
Palasin ang bolt ng clutch wheel gamit ang 8mm socket. Palasin ang clutch wheel. Palasin ang tusor clutch. Palasin ang clutch plate. Palasin ang clutch lining. Palasin. Gumamit ng 19mm socket sa clutch hub. And guys, dapat meron kayong tools na ganyan. Pero hindi ko alam kung anong tawag dyan sa tools na yan, guys. Guys, tanggalin ang clutch hub. Tanggalin ang thrust washer. Tanggalin ang clutch housing. Yan guys, may tama yung clutch housing pero okay lang to. Ang lumuwa dito ay circlip lock. Yan guys, yung idle gear. Lumuwa na yan. Yan guys, natanggal na yung washer at yung lock. Yan guys, yun, natanggal na, nasa ilalim na ng crankcase. Pero ang gagawin natin guys dito, magpapalit tayo ng circlip na bago. Yan. Papaliwanag ko sa inyo guys yung kicker. Nagkatama po yung kicker niya. Ang tumatama lang dito guys ay bali 7 ngipin. Yan guys ha, ililipat natin yung may tama sa bandang kaliwa. Yan, panoodin nyo guys. Papaliwanag ko po sa inyo yan. At ituturo kung paano maglipat nitong may tamang ito. Kasi guys, ang natama naman dito ay 7 pirasong ngipin lang. Unang-una, tanggalin ang circlip. Tuturo ko sa inyo yung discarding malupit. Na naman. Guys, pag natanggal yung circlip, tanggalin yung guide, spring, return spring, at siyempre yung malaking circlip lock. Kasi guys, itong sa kicker, hindi kasi to pre-wheeling. Yan guys, siya, bali siya ay para siyang ratchet. Ganun ang kanyang yan. Ah, spline pala guys, spline ratchet yung kanyang kicker. Yan. Kaya yan guys, lilipat natin, nakita nyo ha. Yan. Yung may tama, yan guys, ha, nilipat natin, nilisad natin. Yung may tamang yan, diyan sa tapat na yan, nung stopper, nung kicker. Tatandaan nyo yan. And guys, balik na natin yung malaking washer. At ibalik natin yung malaking circlip. Naka-stopper to sa gitna. Yan guys, ha. Siguraduhin nakatama sa kanal ang circlip lock. Guys, at ito namang stopper, spring, kailangan dito yan sa part na yan. Tatandaan nyo ha. And guys, ilagay nyo na yung guide ng return spring. Ilagay ang return spring. Ito namang return spring, tatandaan nyo yan. Kita nyo to, yung tinuturo ko.
kailangan katapat yan ng return spring. Yan. Hindi pwedeng nasa ilalim. Kailangan katapat yan yung stopper. Guys, lagay nyo yan. At ibalik ang circlip lock sa kicker. Yan, di ba guys? Oh. Yan. Kasi guys, yung iba po, hindi alam tong discarding to. Pag nagkatama na tong sa kicker na to, papalta na. May paraan pa po tayo dyan. Yan guys, naturo natin na. Yan naman yung tamang pagkakabit niyan. Kita nyo yung spring. Susuot nyo sa butas. Yan. At ito naman, kaya to ng daliri lang. Tignan nyo guys ha. Diba guys, napakaluan lang. Ngayon guys, ulitin ko. Tatanggalin ko ulit. Kita nyo ha. Oop, 1, 2, 3. Yan. Tignan nyo guys ha, napakalambot lang. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng mga tali-tali. O yan guys oh, kita nyo oh. Yung may tama, nasa likod na. O tin nyo guys oh. Oh, nakatago na po yung may tama. At ang natama ngayon ay yung nasa ilalim. Yan. Bali, ang naikot lang po dyan ay 7 piraso. Kita nyo. Yan guys, ilagay yung washer ng idle gear. Pero bago ang lahat, kaya po lumuwa ang lock ng kicker. Dahil po ang needle bearing ng transmission bearing nito ay lumuwa. Tingnan nyo guys, oh. Pinalo ko para lumubog uli. At itong stopper ay lumuwa din. Kaya po ito ay natanggal. Yan. Kalimitan naman, katagalan na sa sobrang lakas ng sipa. Natatanggal din po yung lock na yan. Yung circlip. Guys, siguraduhin nakalagay ang circlip lock sa idle gear para hindi makabutaw ang idle gear. And guys, pwede na nating ilagay ang clutch housing. Ilagay ang thrust washer na makapal. And then, ang sunod, ilagay ang clutch boost. Kung tawagin ay clutch hub. Ilagay ang washer, ilagay ang 19mm nut at gumamit ng 19mm socket. Ang original nito guys sa clutch hub ay kailangan ang una ay pressure plate. Yan guys, nilagay na natin. Nakalagay na yung pressure plate, din na natin inalis. Guys, ganyan lang. Ito naman ang aking pangkalas na pangontra. Ginrinder ko po yung dulo niyan para universal pong pangkalas. Pwede rin po yan sa mga clutch bell. And guys, una ang pressure plate, sunod ang lining, sunod po yung rubber. Pwede po guys, pwedeng wala pong rubber yan. Yan, magkakasunod lang yung rubber, clutch lining, pressure plate, rubber, clutch lining, at ang nasa dulo ay pressure plate. At saka nyo ilagay itong clutch wheel. Ilagay ang clutch spring. Ilagay ang bolt ng clutch spring. Gumamit ng 8mm socket sa paghihigpit nito. And guys, pwede na nating ibalik ang right side cover. And guys, sinilamusan ko ng konti yung kanyang cover kasi napakadumi.
Yan guys, sapitan natin ang mga bolt gamit ang impact drive. Ibalik ang bolt ng Banjo pump. Ilagay ang washer. Guys, balik na natin tong cover ng oil pump. And guys, hanggang dito na lang tayo. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Pagpalain po kayong lahat, mabuhay kayo, at God bless po. Shout out po sa mayari ng motor na to kung nanonood po kayo. At God bless din. At sa mga subscriber, shout out po sa inyong lahat. Guys, okay na daw.